daw guys, good evening guys. Meron lang po tayong nagawang video ngayon at salamat po sa mga nanonood ngayon guys. At sana supportan niyo tong channel na to guys. Sana magustuhan niyo tong ginawa kong video guys. At patungkol po doon sa pag-review po ng vlogger website guys. And then nireview po lang ninyo guys, and then pinakita ko sa inyo kung paano po i-set up yung mga dapat i-set up guys. Patungkol po sa pag-post, and then paggamit ng mga icons doon po sa loob ng website, and then paggawa po ng link, and then pag-post po ng mga video nyo galing po doon sa YouTube, ayan po, galing po doon sa YouTube, and then i-upload nyo po doon sa website, and then kung paano po i-link yung mga dapat i-link guys, and then paki-ano na lang po guys, paki-panood na lang po para makita nyo po lahat ng ginawa natin guys, at sana po nagustuhan nyo to guys, at sana supportan nyo to guys sa channel na ito, at sana may nakuha po kayong idea. And then dito sa susunod na page guys, pagkatapos natin magsalita, and then nandyan na po yung pag review ng website guys, about review. At kung nahirapan po kayo doon sa pag copy paste ng code nyo guys, and then meron na po akong pag copy paste guys, and then paki-review na lang po ng mga video natin, and then para po makita po ninyo yung mga video natin, paki-subscribe guys para automatic na guys nandyan na po yung lahat-lahat yung mga videos natin sa inyong channel. At yun nga guys, hindi mo na kailangan mag-search, automatic na po yun, nandyan na po sa channel ninyo yung mga videos natin, and then makikita nyo na po yung pag video na nag-copy paste po tayo ng code. And then paano po gumawa ng website, meron na po akong gumawa na po ako ng tutorial about creating website. Ayun nga po, sana po mapanood nyo po yung lahat-lahat para makagawa po tayo ng mga videos, and then makapag-create po tayo ng website, and then makapag-vlogger din tayo. At kung gusto nyo pong maging vlogger guys, and then paano po gumawa ng website, and then paano mag-upload, and then nandito na po lahat-lahat guys, and then paano mag mayroon din po akong ginawang pag-create ng Facebook page guys. Kaya sana guys mapanood nyo yung guys, kaya sana ma-subscribe nyo guys para mapanood nyo lahat-lahat ng mga videos natin na ginawa guys. At ayun nga guys, maraming salamat sa mga nanonood ngayon guys, and then thank you for watching, and God bless guys. Hanggang dito na lang po guys, and then pakipanood na lang po guys. Hello guys, andito na nga po tayo sa ating screen guys, at ang una natin gagawin ay open lang natin yung vlogger, and kung makikita nyo guys sa taas, mayroon po siyang icon na yung icon ko po, then i-click lang natin yung guys, then view vlog, and then search I wish understand yung ano natin guys, I understand and I wish to continue guys, yung i-click natin. And ito po yung itsura nya guys kung nakapag-upload na po kayo ng video or nakapag-publish na kayo ng inyong vlog guys. And ito po yan, and pwede rin po kayo mag-click dito, and then kung titingnan nyo po yung vlog nyo, i-click lang po ninyo yung arrow doon guys, makikita nyo na yun guys kung ano po yung nilagay nyong video, at pwede nyong lagyan ng link guys. Yan po yung mga nakikita nyong HTTPS is link po yan. Link po yan ng video ko. For example, ito pong video na to, yung una po yan, yan po yung link niya. And then kung kiklik natin yan guys, ma-automatic na po, makakapunta na po tayo sa YouTube. Yan po yung ano niya. And then, for example guys, i-click natin po yung isang link, and then automatic na po re-redirect na po tayo doon sa ating YouTube channel, and then click natin guys,
Ayan po, YouTube na po siya. And then back, ayan guys, for example lang yung guys, para alam nyo guys na talagang ano po siya, link po siya. And then mamaya guys, ituturo ko po sa inyo kung paano po siya gawin. Then nire-review lang po muna natin para makita nyo po kung ano pong itsura. Then pwede po kayo mag-comment kung nakabisit po kayo sa aking website. And then yan po, comments, and then publish nyo na lang guys. And then pwede rin po dito po pwede rin po kayo mag-create ng link. For example, papakita ko lang guys sa inyo. Ayan po. Ayan po yan. Kung mayroon na po kayong na publish na mga videos, pwede rin po kayo mag-create na lang po doon sa pinaka drop nyo guys. And then ilagay nyo lang yung title guys, and then link, yung link nyo guys, yung link ng vlogger account nyo, yung sa inyo po talaga, para mismong ma-redirect na po siya doon sa website nyo. Dito na lang po kayo gagawa ng link lang po siya, wala po siyang yung ano lang po siya, yung link lang. Then pwede rin yun na po yung lagyan ng video. Dito na po kayo gagawa, create link lang po. Hindi na po kayo papasok doon sa pinaka main. Meron na rin po siyang edit HTML and compose. Ayan, pwede rin po kayo dito maggawa. Then back na tayo guys. Ayan po, dito po siya ma-announce sa create link. And then yung para makita natin lahat guys, doon tayo i-back natin lahat. Kung makikita nyo guys, lahat po siya. Ayan po siya. And then para makita natin lahat guys, and then view natin yung web version guys. Click natin. Then ganito po yung magiging theme niya guys sa view. And then transparency yung gamit natin guys dito. Ayan po yung ginawa ko, at magpasensya nyo na guys kung ganito lang yung ginawa natin guys. Kung ano po yung gusto nyo guys, pwede nyo po siyang pagandahin, or sa inyo po, pwede nyo siyang lagyan ng anong title, description, kung ano po yung gusto nyo guys, lagyan nyo ng link. Ayan po. Ganyan po yung maging itsura niya. And then, kung dito, kung mapapansin nyo guys, may, halimbawa, nawala yung post nyo, i-click nyo lang yung older post dito sa, ayan. Then, makikita nyo na guys, yung mga pinaka, umpisa nyong post. Ayan. Yan po yung pinaka umpisa nating post. Ayan po. And then, i-back nyo guys, newer post. And then click nyo yung newer post guys, balik na kayo guys. And then pag gusto nyo mag-upload na guys, back na muna natin. And then back ulit. Ayan. Then nandito na tayo sa baba guys, di ba? Nasa older tayo. Newest pala. And then click lang natin yung sa baba na mayroon guys na, kung makikita nyo, transparency kasi itong gamit nyo guys. Window, picture window theme powered by Vlogger. I-click lang po natin yan. Then automatic na po tayo, makaka-redirect na po tayo dun sa pag-post. Ayan po. Kung makikita nyo guys, ayan po yung mga post natin. May mga views na rin po tayo. Kung ano guys, kahapon ko lang po ito na-publish. Then, ayan po. Ganun po. Then, ang una po natin gagawin,
example guys, para makita nyo lahat. Then post, ito po yung nga pong post ko, ayan po kung nakita nyo, yan na po yung post natin. Then new post, ayan, mag-create po tayo ng post ulit. Example lang ko kayo guys kung paano po mag-create ng post. Click lang po natin yung new post. Ayan po siya. Ganito po yung maging itsura niya guys. And then kung ano, for example, mag compost yung una nating ano guys, and then it's HTML. Ayan po. Ayan po yung HTML, and then click nyo yun, then pwede rin kayo guys mag yung sa compost tayo guys. Yung HTML, yung gayon guys. Yun na yung HTML nyo. Kapag nag-type na kayo dyan guys, automatic may HTML na kayo guys. Then kapag babaguhin nyo yung text nyo guys, yung right, small, smallest, small, normal, large, largest. Dito lang po yan sa may T. Click nyo lang po siya. And then yung normal, yan po. Hiding, sub-hiding, minor hiding, and normal. And then kung gusto nyo naman po ng color, yung word na gusto nyo lagyan ng color, click lang po ninyo yung color, letter A. Ayan po, lalabas na po yung color nya. And then tuturo ko po sa inyo yan guys kung paano siya gamitin. And then ito po yung link. Dito nyo po itatype yung gusto nyo gawing link. Ayan po. Ayan po. Type nyo lang po yan dito. To what's URL should this link go. And then pag naka-type nyo na po yan, example guys, yung URL nyo, or i-type nyo dito, and then okay nyo guys, automatic na po yan, link na po siya. Cancel na po natin. Ayan na po siya, link. And then gusto nyo pong mag-upload ng photos, click nyo lang po itong photos. And then choose files guys, then makukuha na po kayo dito sa ibaba na kung ano pong gusto nyo kunin na picture or sa camera, video, recording files. Ayan po, mamili lang po kayo from upload, from this vlog, from Google album archive, from your phone, more. Ayan guys, and then dito naman tayo sa next natin is video. And then yung video natin, at ganito po siya. Ganito po yung ating video. Then mamili lang po kayo guys kung saan nyo po gustong kumuha ng video. Upload from your YouTube, and then from YouTube videos. And then yan po siya. Yan ay, yan po siya. And then itong RI pinaka, yan po yung pinaka symbol niya, symbol kung ano pong gusto nyong i-symbol. Yan po, mag-click lang po kayo nyan. And then yan po. And then dito naman tayo guys sa jump break. Ito po yung jump break, is maglagay po ng ganyan, parang space. Yan po, and then click natin ulit. And then ayan po siya, may space na po siya kung makikita nyo guys. Ayan po. May space na po siya. Then dito naman guys, kung gusto nyo kung saan siyang area. Ayan. Pwedeng kung makikita nyo guys, dito tayo nasa side, yung pinaka, yan po pointer natin. And then gusto nyo nasa gitna po siya, nandyan na po siya, i-click nyo lang po yung gitna, yung parang pangalawa. And then yung pangatlo guys, dito naman siya sa side.
And then yung pang-apat guys, ayan. Ayan. Doon na siya guys. Yung pang-apat niya talagang nasa pointer na talaga siya. Yung pinaka-umpisa guys. Then, ito lang naman tayo. Then, dito naman, naklik na natin pala yung gusto nyo nang lagyan ng number. Yan po siya, number. Number na po siya pag i-click nyo yun guys. Then, kung gusto nyo naman lagyan ng point, ito po siya, i-click nyo yan. May point na po kayo. And then, ito guys, ayan po siya, space na rin. Click na natin yung ayan po yung ating and then baguhin yung level natin guys, ayan po. For example, meron na po ako dyan nilagay kategoro. Pwede nyo naman pong yung ano po yung pinaka vlog nyo ang ilagay nyo guys, para matandaan nyo kung ano po yung nilagay nyo dyan. Separate levels by commas. Ayan po akin category guys. Upload na ako ng 10 para tanda ko siya guys. Pwede nyo maglagay ng schedule kung kailan kayo mag ba-vlog guys. Schedule, set nyo yung date and time, automatic. Ayan guys, then maglagay ng link kung saan nyo sa i-link guys. Ayan po, ayan, tatlo po siya. Title, yung pinaka URL ng videos nyo, and then yung YouTube sa pangalawa, add link, and then add meme type, pwede yung sa Google, and then down, and then dito naman location nyo guys, kung dito sa Philippines, down nyo guys sa Philippines. Then optional, pwede ding option reader comments allow, and then compose mode, then line break, and then use the br tag. Yan po siya, yan po yung gagawin natin. Then yung pangalawa naman guys, cancel natin to. Okay, andito na po tayo sa stats guys. Yan po siya, dyan nyo po makikita yung mga kung tumataas po ba yung ratings nyo, and then yung mga post nyo guys, and then yung pangkalahatan guys, i-click nyo yung more. Click natin yung more. Yan po yung mga pinost natin. Yan po siya, and then i-back na natin siya kasi nakita naman natin. Then ganyan po, i-click natin, and then yung pinaka traffic source niya guys, and then yung audience natin, and then click lang po natin yung more. Yan po, makikita nyo guys yung kung tumataas guys, click lang nyo yung more guys. Yan po siya, then yung traffic, and then dito naman yun na yung ano, traffic source, then post. Ayan po, na view na natin lahat. Then yung comments naman guys, click natin yung comments. For example, wala tayong comments, and then spam page na yung ano natin. And then dito guys, mag-create kayo ng page nyo guys, and then yung contacts nyo guys, edit natin tong contacts. Makikita ko nyo po sa inyo guys kung ano po yung contact. Ganito lang yung ginawa ko guys. Contact us yung title natin. Page natin yung send us an email at nalsaro1996 and then at gmail.com, and I will get back to you ASAP. Yun lang po yung ginawa ko guys. And then update na natin siya guys. And then yan po siya. And then yung website natin, pwede nyong lagyan ng picture kung ano guys, and then ayan po siya. And then yung logo nyo, pwede nyong lagyan.
Yan po siya. And then, publish na natin. Yan yung pinaka-page natin. Pwede yung mag-type ka, guys, ng pangalan nyo, guys. Then, yung publish natin is 2. Then, layout naman, guys. Yan, guys. Layout. Then, nakalagay doon save arrangement. And then, yung kapag na ano, guys, na-arrange na siya, isi-save nyo siya, guys. And then, dito naman sa layout, guys, dito nyo na ma-ano yung AdSense nyo masi-set up, guys. Yung AdSense nyo, kung nakalagay na kayo ng, naka-create na kayo ng AdSense code, ito nyo na po yan, aayusin sa layout. And then, yung favoriton nyo, guys, kasi nilagay ko na yung logo ng aking video. Edit lang natin yan, guys. I-click lang natin yung edit. Ayan po, makikita nyo dyan. Sobrang liit niya kasi, guys, kasi yung ano niya, 100KB lang siya, guys, ang available dito. Then, upload custom favicons. And then, select a favicons files. Please use square email image that's less than 100KB. Yan po siya. Yan po siya. And then, yan po yung logo natin. Ang liit. Yan po yung pinaka-ano natin. Kaya, ano yun nyo, guys, na dapat sakto lang yung ilagay nyo yung files. File nyo, guys. And then, cancel na natin siya. And then, dito naman sa navbar gadget, edit lang natin siya. And then, dito nyo na siya ma-change yung theme nyo, guys. And then, sa akin kasi is transparent light. Yung kanina ko nakita nyo, guys, yung theme natin is transparent yung, guys. Dito nyo siya pipiliin, guys. Share next vlog. And then, akin ganito lang, guys. Transparency yung akin. Dito lang kayo magmili, guys, kung ano po yung ilagay nyo. Edit lang nyo, guys. Then, okay na siya. Then, dito naman sa header, click nyo yung edit. Lagay nyo, configure yung ano, guys, headers. Vlog title, guys, yung name ng vlog nyo. And then, vlog description, guys. Ilagay nyo dyan, guys, yung description nyo. Describe nyo lang yung pinaka-vlog nyo, guys. And then, image. For example lang itong sa akin, guys. And then, nakalagay naman dyan, guys, kung behind the title and description instead the title and description. And then, have description place after the image. Mamili lang po kayo kung ano po yung gusto nyo, guys. And then, click save. Kapag okay na, guys. And then, dito naman sa cross column. And then, title. Configure nyo lang, guys. Dito naman sa configure link, guys. Leave blank to show all link. Oh, ayan. I-leave nyo lang yan, guys. And then, short. Shorting. And then, click nyo yung shorting. Kung mamimili kayo kung ano, guys. Short alphabetically and short revise alphabetically. And then, mamili lang kayo dyan, guys. And then, new site name. And then, ang ano ko rin, guys, dito, guys, yung pangalan ko rin naman nilagay ko dyan. Yung pangalan ng vlog ko. And then, yung URL na ginawa nyo dun sa website, guys, dito nyo siya i-click. Kung kung nakapag-click na kayo dyan, guys, and then save nyo na, guys, kung yung URL po yung na ginawa nyo dun sa website nyo. And then click save. Pag okay na po siya, kasi automatic naman yan, guys. And then mawawala naman siya. Kala nyo lang wala siya, pero na save na po siya. Then ito naman, cross column 2. Ayan, ito na yun, guys, pinaka main, guys. Dito naman, guys, kailangan nyo ng naka sign up na kayo ng Google,
Google AdSense dito po sa blog post gadget. Kung i-edit natin siya para makita nyo guys, configure blog, then main page option, then ito guys, hindi pa tayo makakapaglagay dito. Ma-set up lang natin to guys kapag mayroon na po tayong Google Ads na account, then nakapag-enter na po tayo ng code dito sa website, then ayan po siya. And then makikita nyo naman guys, ma-set up nyo siya guys kapag mayroon na kayong ano, you must set up the AdSense account in the earn tab before you may configure inline ads. And ayan guys, ma-set up nyo na siya guys kapag mayroon na kayong Google AdSense. Then kapag na-set up nyo na siya guys, okay na siya. Then kasi dito basahin natin yung page link, then click nyo lang yung parang question mark. Ayan po siya. Kapag marami po kayong katanungan guys, i-click nyo lang po yung guys, makikita nyo na yung guys dito, yung lahat-lahat po kung paano siya i-set up. Ayan po siya. Ayan po. Ayan po siya. Ganyan po yung ano nyo, blogger help, yung ano nyo guys. And then back na tayo. And then click nyo lang yung pinaka question mark dito sa read more post page link text. Yan po siya. Then click nyo lang yung guys. Pero bago tayo dyan makapag setup guys, yung sinasabi naman dito, show ads between post, learn more. Yan po siya. And then bago tayo makapag setup dyan, and then save muna natin siya. Yan po siya. Wala muna siya kasi wala pa tayong sineset up na mga ganyan, kasi dapat meron tayong malaking subscriber na dyan. And then dito naman sa sidebar right one, dito naman add natin siya. Pakita ko naman sa inyo guys kung paano siya mag add ng mga dito sa ating website blogger. Is already added na siya, complete na siya sa profile guys. Display information about yourself to your visitors by bloggers. And then complete na rin siya guys, already added. And then kung gusto nyo maglagay na ng AdSense guys, i-click nyo lang po yung add, earn revenue by displaying relevant ads on your blog by blogger. I-click nyo na po siya. Pero kapag wala po kayong Google account, Google AdSense account, and then din nyo na po pa siya maka-add. Ayan po siya. And then click natin ang ayan po siya, configure AdSense. You must set up an AdSense account in the earning tab before you can configure your AdSense gadget. Then ayan po siya. Ayan po yung pinaka-message sa atin. Easy lang naman guys, magano ng ano. Guys, ayan po siya, i-add lang nyo guys yung add gadget, then ano natin, profile gadget. Yung profile nyo guys, dito naman ilagay nyo guys, and then ano yung title, and then maglagay ko ng profile nyo guys. Ayan, and then save nyo guys. Huwag nyo kakalimutan lagi yung save bago kayo mag out dun sa page na yun. Dito wala pa tayong ma-arrange guys, add gadget lang to guys. Dito sa add gadget guys, pwede rin po pala kayo maglagay ng ditong add HTML, JavaScript, add third party functionality or other code to your blog. And then pwede rin kayo guys maglagay dyan para mag ano ng ano guys, i-set up nyo dyan guys kung gusto nyo guys. Kayo po bahala. Nagbigay lang po ako ng konting idea na guys para makakuha ko yun ng
idea. Ano po siya? Sana magustuhan nyo guys at may nakuha sana kayo ng idea naman. Ayan po siya. Ayan po yung ad gadget guys. Yan yun na po yung setup yung pinaka AdSense guys, kung lalagyan nyo siya ng ads yung videos no. And then kung naka reach na kayo ng 1,000 subscriber and then 4,000 watch hour, yun po kasi yung pinaka requirements ni Google Ads. Yun po ang patakaran. Kaya ang technique lang doon para kasi may minimum siya, 1 year dapat makakuha ka na ng subscriber guys na 1,000. And then yung watch hour mo is 4,000 watch hour. And then next naman tayo guys, dito naman tayo sa team. Dito guys, wala pa tayong ma-setup dyan. Kasi kung nasa lower pa kayo, wala pa kayo sa 1,000 watts hour dapat guys. Hindi pa kayo mag, wala, hindi pa ito ma-setup guys. And then yung AdSense accounts, mas madali lang naman yung guys. Basta yung front team, alam nyo na yung pag-setup dito guys. Kasi yung code guys, kung wala pa kayong ano guys sa pag enter ng code guys, paki-subscribe guys para makita niyo yung mga videos natin kasi mayroon po tayong ginawa doon na mga auto copy paste your code into your site guys. Yun po yun. And then mayroon po tayong ginawang pag-create ng blogger website guys. Sana subaybayan niyo guys. Mayroon na po tayong nagawang blogger website nung pag-create. Step by step yung guys. Sana guys panoorin nyo guys. Then next naman tayo guys. Ito pong team. Ayan po. Ayan po yung team natin. Then magpipili lang kayo dyan guys kung ano po yung gusto nyong team. Ayan po. Marami naman pong pagpipili yan guys. Ayan po siya. And then ayan po siya. Then marami naman guys, pwede kayo mag-contempo, Soho, Imperio, Notable, and then Essential, and then Simple, and then Dynamics View, Feature Window, Awesome, Inco, and then Watermark. Ayan po, marami pong pagpipili, Driver, Ethereal, ayan po siya. Then, ang gamit po nga natin is feature window, guys. Ito yung may aso, guys. Ito po yung gamit nating, ano, guys, team feature window. Yan po siya. Yan po yung gamit natin ngayon na team. Makikita nyo yung team natin, guys. Ganyan po yung pinaka, natin. Yan po siya. And makikita nyo, guys, yung in-upload natin videos. Yan po yung pinaka team natin. Live on vlog tayo. Ayan po siya. And then, pwede nyo pong i-customize. And then, kapag mayroon na po kayong in-upload na mga video, and then, marami na po kayong subscriber, and then, marami din kayong mga dumadami na yung watch hour nyo, guys. And then, yung nakapaggawa na kayo ng AdSense codes nyo, kung na-reach na ninyo yung 1,000 subscriber, pwedeng-pwede nyo na po kayo mag-create ng AdSense code, AdSense account. Kasi kapag nag-create po kayo ng AdSense account na wala pang ano guys, ang sabi doon, kapag naka 1 year, kasi 12 months dapat makapag-reach ka na ng 1,000 subscriber guys. Then dapat may 4,000 watch hour. Pag hindi na guys, hindi na po yun i-review yung AdSense nyo, AdSense account. Kaya dapat bago po kayo gumawa, mayroon na po kayong subscriber na marami. And then mas easy na guys kapag mag-enter na kayo na guys ng code. Pag nag-enter naman ng code guys, dito lang nyo po yan i-enter sa team. Mas mabilis kapag mayroon na po kayong post, edit nyo lang guys. So kitang kita guys yung edit HTML guys. Ayan po. Ayan po. Mayroon na po tayong pag edit ng ano guys dun sa ating ano guys
dito nyo lang po yung code nyo guys, dito lang po ninyo i-paste dito sa head and meta, and then ito guys yung pinaka meta nya, lagyan nyo siya ng parang tag, yung gamitan nyo pa siya ng tag na araw-araw guys, kasi kulang pa siya guys, and then dikit nyo lang sa side guys. Kung hindi hindi nyo guys alam pa yon, and then paki-review na lang po doon sa video natin. Meron na po tayong ginawang video, how to copy paste in your code into your site. Ayan po, sana po makatulong to sa inyo guys. Ganun po ka-easy lang yung pag-enter ng code guys, yung AdSense code nyo dito sa HTML. Ito na po yung pinaka-code nya. Ayan po, ang haba-haba. Doon nyo lang po, basta ang pinaka-importante guys, tama yung pag-enter nyo ng code para successful guys pag-save nyo ng code. Then back na guys, and then kung gusto nyo pong matuto guys, paki-subscribe para makita nyo yung video natin sa pag-edit ng code sa site nyo, sa website. Then back natin guys, yan po. Dito lang nyo po yung makikita sa, ayan po, edit HTML. Mas easy guys pag mayroon na po kayong post. Sana makakuha kayo ng idea guys dito sa ating vlog ngayon. At sana naturoan ko kayo guys ng tama at maayos guys. At sana naintindihan nyo po yung paliwanag ko po patungkol po rito sa website review. And then settings naman guys, punta naman tayo sa settings guys. And guys, sana nagustuhan niyo yung video natin guys. Then settings, ito naman, ilagay niyo dito yung sa basic guys, ilagay niyo yung title, description, privacy niyo, ilagay niyo diyan guys yung privacy, and then yung address ng address nung ano nyo guys, blog address, then it's https, and then yes, redirect kasi siya guys, then permission, blog author, then sa akin siya blog author, sa yung akin guys, oh, ayan nakalakay dyan, then blog redirects, and then public, and then pag gusto nyo sa mga private, only sa mga friends nyo, and then sa ano nyo guys, pang private sa atin, vlog, and then public, and then save nyo yung public guys. Then dito naman tayo sa post and comment and share, then maglagay ko ng template, and then post, show at most post, yan on the main page. Ayan guys, post day, and then showcase image with lightbox, comment, and then kung sa kung saan nyo guys, if anyone, include any anonymous users, users with Google account, only members of this blog, okay, comment kung sino ang ano guys, gusto nyo kung mag-comment guys, user or Google's, ay Google account, only members of this blog. Kayo guys, mamimili lang po kayo rito. Comment moderations, always or never. Yan lang po siya. Dito nyo po makikita. And then yung email nyo naman, email guys, pwede nyo po siyang yung posting using email, and then pwede po kayo maglagay dyan ng secret word, pwede rin po kayo mag and then publish publish email immediately, save email as drop post, and then disable, yan po siya. And then pwede po kayo mag add ng comment notification email, email post too, and then pwede kayo mag add ng email kung saan nyo po gustong makapunta yung email nyo. Ilagay nyo lang yung email nyo guys, email nung gusto nyo ano dyan, and dito rin guys,
notification para madirect dun sa mga may message nyo, yung mga pag-post, parang invitation guys. New address added in this list with list will be invited by email and will have 14 days to accept the invitations in order to receive notifications. Ayan po siya guys. And then dito naman sa language and formatting, ayan po siya, ganyan po yung itsura niya. Ayan, language, English, then netable transliterations, enable, then formatting, and then time zone, date headers format, timestamp format, ayan, comment timestamp format, then search reference. Ito, hindi pa tayo ma ano guys, kasi hindi pa tayo na dito guys, makikita mo kung enable ka na sa monetize monetization, naka-enable na siya. Meron, hindi pa tayo nakapag-enable niya guys. Ayan po siya, search reference. Dapat setup na lahat ng detalye nyo guys, yung code, yung ano. And then dito naman tayo sa edit guys. Edit naman dito guys, sa parting to, sa ano na yan guys, sa pag ano ng code. Dapat setup na dyan guys yung AdSense nyo guys, AdSense account. Lahat-lahat na po, setup na po dapat dyan. Kasi pag ano ka na guys, monetization na to guys, custom ad text. And then, enable na dapat siya pag na-monetize na siya. And then, dito naman tayo sa other. And guys, and then, lagay nyo dyan kung import, backup, content page port, comments, important comment, I content, backup content, then view video, videos from your blog, manage your videos. Yan po siya. Then click nyo lang yan guys, makikita nyo manage your videos and example. Ayan, video management for Pinoy idea. Ayan po siya. Ayan po yung ano, redirect na siya. And then yung URL nyo guys, yung i-redirect, yung pinakapagawa nyo ng website, lagay nyo dyan guys. Ayan, edit nyo lang siya dito guys. Kung sa adult yung ginawa nyo, adult content, enable link, enclosure link, yes, and then adult. And then yung Google Analytics nyo guys, and then web property ID, then user settings. Yan. And nakalipin din na yun sa inyo guys sa user profile. Edit nyo yung profile nyo. Click nyo lang guys, user blog draft. Yan po siya. Ito hindi na po siya kasi help dito guys, read list. Hindi na po siya masyadong ano dyan. E dito sa pinaka-importante guys. And then, post na po tayo guys. Paano mag-post ng video. And then, new post lang guys. Kanina na-review ko naman guys sa inyo guys, kung ano ang dapat gagawin guys. Then, for example, lagay ko na lang dito large guys. Then pwede nyo siyang ibaba, ayan, ganyan. Pwede nyo naman huwag nang gamitan dito sa pinaka keyboard nyo guys, ito na lang ang gamitin nyo guys. Ito po, kung gusto nyo pong higit na or gitna lang talaga siya, doon na siya, gitna na po siya. Ayan po siya, ganyan na po. Ilagay ko na example lang to guys. Thank you for watching. Ayan. Ayan guys, example lang yan guys ng text. Then lagyan na natin ng color guys. Then touch lang natin siya guys ng ganyan, dapat mag blue siya. Then dapat ma-click natin yung A. Ito pong A. Then lalabas na siya yung for example green or kung ano pong color yung gusto nyo po. And then click nyo lang guys. Then nakuha natin is green. And then touch nyo siya ulit. And then green na po siya. Ganun po lang ka easy. Then lagyan natin siya ng parang buro board. Ito po i-click natin tong parang
ito pong pencil, parang pre-pencil din. Then yan po siya. Gusto nyo po nang lagyan ng brow board. Ganyan po siya. And then yan na po siya. Sana nakatulong yung mga example ko guys sa inyo guys. And then pwede nyong space na natin siya guys. Space. Yan. And then lagyan naman tayo ng picture. And then hanap tayo ng picture guys. From files. For example lang to guys. Ganap tayo ng files. Example ko lang tong ano guys. Click lang natin ganyan. Ayan po siya loading. And then okay. And then add natin guys. I-click natin add, select. Then automatic nandiyan na po siya. And then ganyan na po siya. Describe mo siya guys. Kung ano po yung picture na inilagay nyo. Kung ano pong kung galing saan yan. Explain nyo siya guys. Example guys. Pagawin na natin yung ating. Gawin na natin. Blue. Blue man nga guys. Blue ba na pindot natin. Ayan blue nga guys. Ayan. Blue. Alisin natin yung template nya guys. Ayan. White. Ayan. Lagyan natin. Ayan. Ayan. For example guys. Featured by. Ayan. Lagyan natin lang siya ng ganyan. Then. Pinoy idea. Ayan po siya. Ganyan po yung maging itsura niya. And then pwede niyo siyang dito higit na ayusin niyo siya. Ayan po siya. And pwede niyo naman po siyang space niya and then para pumunta doon. Ayan. Ayan siya. Then pwede naman siya diyan sa side. Kadepende sa inyo guys kung saan niyo siya ilalagay. Ayan. Kung gusto nyong baguhin and then yan po and then pwede naman kayo nang maglagay ng video example lang to guys then lagay tayo ng video for example from my youtube videos guys kasi meron na tayo na upload na videos namili lang tayo kung ano pong gusto nating ilagay guys. For example guys ito ito na lang Shopee then silik lang natin siya guys ganyan ang lalabas niyan guys ganyan yung videos natin yan po ganyan yung maging itsura niya and then pwede nyong lagyan ng jump brake dito naman sa baba space. Lagyan nyo nung dito sa hindi nyo lagyan ng ganito guys jump brake ayan po siya may space na siya guys para may hati na siya yun yung video picture thank you for watching and then Pinoy Idea logo kung ano yung kahit ano naman guys eh featured by Pinoy Idea and then videos yun description nyo guys and then yung content nyo your example content videos yan ganyan guys and then yung link kuha lang kayo ng link nyo guys kung gusto nyong ilagay link ayan po. Ayan. Yan po yung link, ano niya.
For example, lagyan natin siya ng link. Link guys naman. Paano siya gawin? YouTube channel lang. Example to guys. YouTube.com. Then, itouch nyo lang yan guys. Sample lang to sa paggawa ng link guys. Yan. YouTube.com. And then, pag may ganyan na po siya, may blue, kahit i-click nyo na lang po yung link, automatic na po siya, is link na po siya. Ayan po, link na po siya. And then, kapag i-touch nyo siya, link na yan guys. And then, kung ano guys, kasi yung iba, nilalagay pa rito sa pinaka, ano nya guys, dito. Kailangan kasi ilagay dito, sa taas. Itatype nyo dyan ang gusto nyo i-link. And then, i-okay nyo siya. Then, automatic may lalabas na doon link sa atin. Hindi na po kailangan. Basta mayroon lang pong ganito guys. Touch nyo lang. Ganyan po. And then, i-click nyo na lang guys. Kahit una nyong i-paste nyo na. And then, ganun nyo lang. And then, click sa link. Ganun lang ka-easy guys. Ayan. Ayan na po siya. Nakalagay. Go to link http://youtube.com. Ayan, link na po siya guys. Ayan, sana nagustuhan nyo yung paggawa natin ng link guys. Kahit ano naman yung gusto nyo guys, pwede kayo mag-copy ng link doon sa YouTube. Halimbawa, example guys, yung URL nitong video na to, i-copy nyo dito para mas mabilis nyang kapag may nag-visit sa website nyo guys, i-click nya lang, automatic mapapanood nyo guys sa YouTube. Then, pwede kayo maglagay ng label. Yung kanina nga guys, yung naliwanag, pwede kayo maglagay ng category. Ayan, category. Ayan, category. Ayan, example lang guys. Pwede siya kang maglagay ng ano guys. Para matatandaan nyo kung ano yung level nyo na guys. And then link guys. Yung halimbawa, yung pinaka title nya is halimbawa na lang guys. Ilagay natin halimbawa YouTube na lang. HTTP na yun, YouTube. Kasi dapat nilagyan nyo dito guys. Kasi hindi magkukuha pa tayo ng link, copy link doon. Dito na lang, ilagay nyo na lang YouTube.com. Automatic na yan, mapapanood doon sa YouTube nyo guys. Then next na tayo. May nakalagay ng HTTP guys. And then pwede nyong maglagay ng yung link ng video na to guys, yung URL. Copy nyo yung URL, i-type nyo dun guys, pwede guys. Then pwede nyo rin maglagay ng http dot kung saan nyo gusto yung mapanood yung video nyo guys. At google.com. Ayan po. Then done nyo guys. Ayan. Pwede nyo pang maglagay doon guys. Dito guys. Pwede rin lagyan nyo ng www.youtube.com. Ayan, done. Then yung location nyo guys. Ayan po. Medyo yung ano natin location is ano guys. Ayan. At saka yung basta yung location nyo guys, ano nyo guys. Ilagay nyo dito guys. May na yung ano natin. Yung location natin. Baka nakasarado yung ano natin. Pinaka ano. Then dito guys, sa taas, huwag nyong kalimutan yung title. Title ng post nyo guys na videos. For example guys, tutorial.
then lagay nyo dyan tutorial. Ayan, ayan na po yung title nyo dun sa taas. Ayan po. Then pwede kayo dyan pahabain nyo yung mga description nyo guys dito. And then maglagay kayo ng halimbawa ano yung category nyo. Category. Then lagay nyo yan category people in blog, ganyan example yan guys. Pwede nyang lagyan nyo guys, and then description ng video nyo, and then save nyo guys. Ayan lang guys, ganoon lang kaisi guys mag post ng videos. Then example eh guys, yan na yung guys, and then publish na natin guys. Yeah. Ayan na siya guys, tutorial guys, may title na siya. May title na siya, ayan siya, edit tutorial. And then ayan siya, doon na tayo sa back na tayo. Na-publish naman na natin. Dito hindi kayo basta-basta makaback guys. Kailangan talagang dito na kayo duman sa pinaka back home, dito sa home yung click nyo na sa home, and then back nyo na guys, and then view blog, and then ayan po lumabas na po dito. Thank you for watching, and then featured by Pinoy Idea, and dito po siya i-click nyo. Ayan ayan na po siya, and then mapapanood nyo na po yan dito. Papanood nyo na po yan, and then yung ginawa nating link guys, and then click nyo lang yung link, automatic YouTube na yan guys. Yun yung ginawa nating link. Pwede yung ano nyo guys, yung URL ng videos nyo, pwede nyo ilagay doon guys. Ayun po yung ginawa nating link, ganun po yung paggawang link. Approve diba po guys, kung nakita nyo naman po guys yung paggawa natin ng link, then automatic na po siyang redirect na po doon sa YouTube. Then yung ginawa natin, okay na. And then comments, post link, link post, and then create link. Yung create link guys, link lang siya, pwede siyang link lang, pwede niyong lagyan ng ganito lang youtube.com. Kapag nilink, kiniklik nila yan, automatic na kasi yan. Dito naman yan mag-create guys. Dito na yan guys mag-create. I-click nyo lang yan, then gawa lang kayo ng title, ganun lang guys. Dito title, link, yung link nyo, for example yung link ng videos nyo, and then kung YouTube, yung katulad ng ginawa natin guys. And then kung ano yung videos nyo, ilagay nyo dito guys, yung videos, picture, dito na guys, pwede rin. Then publish nyo na guys, automatic post na yan guys. Yan lang, para ka rin nagpost guys. Pina-easy lang guys to create link lang. Yan guys, sana nagustuhan nyo guys, at napahaba na tayo, at sa haba-haba ng paggawa natin ng video, at sana may nahatid ako sa inyo guys na idea na naman guys. At salamat sa panonood nyo guys, sana nakakuha kayo ng idea guys dito sa pag-review natin ng website, then pag tutorial natin guys. Thank you for watching guys, don't forget to subscribe guys, at sa susunod muli guys, at hanggang dito na lang po tayo guys. Paki-subscribe na lang guys para ma-notify po kayo sa mga next natin na video guys. And then bye bye guys, bye bye.